Hello, hello mga ka-soulmates! Once again, welcome po ulit sa Ami Sewing Vlog. Ako po si Amelita Aniversario. Nag-share po ako ng mga sewing tutorials. Okay, ang gagawin natin ngayon, ang ituturo ko ay fitted sheet with frilled skirt. Okay, start na po tayo! Okay, bago natin umpisahan ang pagtatahi, sukatin muna natin o kunin muna natin yung sukat ng kama. Bali, ang tatahiin natin ngayon ay ang size na double. Ito ay may sukat na 48 inches. Bali, ito 48 inches at 75 inches. Double size. Yan, ilagay ko dito. Double size. 48 inches by 75 inches. Gagawa muna tayo ng fitted sheet. May nagawa na rin akong video kung paano ang magtahi ng double size na fitted sheet. Pwede nyo namang panoorin ulit yun. Pero ngayon, bali, sasabihin ko na lang din para kumbaga maidagdag na rin. Okay, so sa paggawa natin ng fitted sheet, ito yung sukat. Tapos, ang kapal nito ay 6 inches. Yung kapal ng mattress. Yan, 6 inches. So, by 6 inches. Ngayon, kunin muna natin itong length. Yung length niya. 48 inches plus, mag-a-add tayo ng 6 inches. Dahil 6 inches yung kapal. So, kabilaan. So, 6 plus 6 is 12 inches. Ngayon, yung ipapasok natin, 2 inches. Karaniwan kasi 2 inches yung maipapasok kasi karaniwan na width ng Canadian cotton ay may 94 inches. Pero kung yung gagamitin nyo naman ay may 96 inches, gawin yung 3 inches yung maipapaloob. So, ang gagawin natin ngayon, yung tela ko ay may width na 96 inches, kaya magpla plus 3 ako. Plus 3, yung maipapasok, 3 din sa kabila, kaya 6 inches yon. Okay. Plus 1 inch kabilaan na lagayan ng garter. So, plus 1 inch. Ayan, itotal nyo lahat yan. So, 48 plus 12 is 60 plus 6, 66 plus 1, 67. So, 67 inches ang length. Sa width naman natin, 75 inches. Ganon din ang ia-add natin. Kung ano itong in-add ninyo, yun din ang ia-add nyo sa width. So, ilan ito? 12 plus 6, 18 plus, 2 pala dapat ito. Mali ako, 2, tapos 68 yon. Ayan, kasi yung 1 inch na lagayan ng garter, kabilaan, kaya 2. Okay, so, ang total lahat nito ay 20. Kaya mag-add din kayo dito ng 20. Ayan, magiging 95 inches. Kaya ang ikakat ninyong sukat ng tela ay 95 inches by 68 inches. Yan ang para sa fitted sheet. Yan. Okay. Ngayon, ituturo ko naman kung paano makukuha yung ilalagay natin dito na frilled skirt niya o yung ruffled skirt niya. Burahin muna natin ito. Ayan. Ngayon, paano nyo makukuha kung ilang haba yung magagamit ninyong pang ruffled skirt niya dito. Okay, una, kunin natin yung height mula dito sa may mattress ninyo, sa may taas ng bed mattress. Bed mattress ha, hindi yung ibang mattress. Joke lang.
yung bed mattress mula dito sa taas, yan, hanggang dito sa baba, kung hanggang saan yung gusto nyong haba niya. Yung gagawin ko ngayon, may sukat na 18 inches. So, 18 inches yan. So, ang length niya ay 18 inches. Magdadagdag tayo ng 1 and 1 half inches para sa, pero kung kwan pala, kung may edging kayo, 1 inch lang ang idadagdag ninyo kasi itutupi sa taas at itutupi naman dito sa baba ng isang tupi lang yon. Okay, so kung may edging kayo, plus 1 inch. Ayan. Plus 1 inch kung may yan, edging or overlap. Pero pag walang edging o overlap, plus 2 inches. Walang overlap yan, negative overlap. Yan. Okay, kasi tutupin niyo ng dalawang beses yung sa baba, tapos itutupin naman ng dalawang beses sa upper part. Okay, so paano ninyo malalaman kung ilang haba ang eksaktong magagamit ninyo? Ngayon, ito naman eh na kwan ko lang din. Kumbaga sariling adjust ko lang po yung aking cellphone. Ayan. Kumbaga sariling diskarte ko lang din. Kung ano yung sukat, yung total na sukat, yung lalagyan nyo, i-times 3 nyo po yun. Halimbawa, okay, gagawin natin. So, yan. Ito na naman po tayo sa math. Okay. So, halimbawa, ito. Kunin natin ito. 75 inches yan. So, 75. Yan, 75. Tapos, ito naman, 48. So, plus 48. Tapos, yung sa kabila naman, 75. So, plus 75. So, 198 lahat ang total niya. Huwag nyo nang isasama yung nandito. Kasi, yung kwan na to eh. Lalo na kung may headboard yung kama nyo, hindi nakasama yan. Hindi nalalagyan yan. So, 198 ang total. So, ito, yung width niya, 198 inches. Yan ang total. Ngayon, at dahil frilled skirt yung ilalagay natin, i-times 3 nito. Yan. So, 198 times 3, 594 inches lahat. Yan. Yes. Yan. 594 inches ang kailangan para sa skirt. So, talagang mahaba-haba po yan. Okay? So, ito po ang kailangan para sa skirting. Bali, subok ko na po to, yung ita times 3 nyo, kahit na maliit man na distance yung mga ruffled niya o mga pleats-pleats niya, kakasya pa rin po dun sa tatahian nyo ng ruffled. Okay? So, yan. Ikakat na natin ito. At syempre, wala namang diretso na tela na 594 inches ang haba, magdudugtong-dugtong tayo niyan. Okay, so kaya, ito yung kailangan natin na tela. Ito yung gagamitin ko. So, 19 inches. Tapos ito, 19 inches. Ito yung ikakat natin na tela by 594 inches. So, sobrahan yan. So, sobrahan nyo na lang ito, 594, or gawin na natin 500 plus yung additional na seam allowance na 1 inch. So, magiging 595 inches. Yan. Basta makuha nyo lang itong, kahit na magtugtong-tugtong na kayo ng mga tela, basta makuha nyo lang itong
haba na to. Okay? So, yan. At ituturo ko na kung paano ito tahiin. Okay, ngayon ituturo ko naman kung paano ang pagtahi. Ito yung gagamitin natin para sa ruffles ng bedsheet. May Canadian cotton yung ginamit ko at itong Canadian cotton na to may width na 96 inches. Bihira lang dito kasi nakukuha kong ganun yung width. Pero pag premium talaga, mahaba siya. 96. Okay, so magsusukat kayo doon ng 20 inches. Kung saan yung nakapokus mo rin yung tela, yan pag nabili nyo, yung niyayarda. Ito, mag-measure kayo ng 20 inches. Tapos, kung tingin na yung pataas na buo na yun na gagamitin nyo, bali, 6 cuts na ganito. 6 na cut ang magagamit natin para sa double. Bali, ito na yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at parang konti na pasobra. Kasi yung sa sukat natin na 595 inches, kulang din yung 6 na konti lang naman. Okay, so yan. Ngayon, pagdudugtungin natin lahat ito. Pagkatapos yung mapagdugtong-dugtong sa mga may overlock, i-edging lang yung gilid. Sa mga wala naman, i-fold ng 2 beses. Okay? So, tahiin muna natin. Okay, tatahiin natin ito. Pagdugtungin lahat natin muna yung 6. Okay, so ito na nga yung mahaba na pinagdugtong-dugtong natin. Okay? Yan, in-edging ko na rin siya. Ngayon, gawin naman natin yung fitted sheet. Okay, kung ito yung corners po ng tela, ganito po ang paggawa ko po ng pagtahi ko ng fitted sheet. So, ito yung isang corner. Tutupi ko siyang ganyan. Ganyan. At dahil sa kinumpute natin kanina na yung itadagdag natin sa bawat corner ay 10 inches. Susukatan ko po ito ng 10 inches. Ayan, siguraduhin natin pantay para maging fit po yung ayan. So, susukatan ko ito ng 10 inches. Bali, yung size nga po pala natin, ulitin ko lang po, yung size natin ay magiging 68 by 95 inches. 68 by 95 inches. So, itong tela na to, 96 width ang sukat niya, kaya binawasan ko siya ng 1 inch para maging 95 inches. Tapos, magsukat din tayo dito ng 10 inches pataas. Yan, tapos linyahan. Yan, pasensya na po sa background ko. May nagre-renovate po sa kapitbahay. Okay, pag nalinyahan yung ganyan, lagyan nyo ng pin. Yan, gawin nyo po ito sa natitirang 3 sulok. Okay, yan, pagkatapos na malagyan lahat ng mark sa bawat corners, tahiin natin ito. Kung may overlock po kayo, mas madali po, sundan nyo na lang. Okay, so tahiin muna natin. Bali, ang ginagawa ko po kasi, padadaanan ko muna sa high speed. Kumbaga, doble-doble tahitin po kasi yung ginagawa ko para matibay. Padadaanan ko muna sa high speed itong minarkahan ko, tsaka ako padadaanan ulit sa overlock ko. Okay, ngayon ipapadaan naman natin dito sa overlock machine. Para matanggal niya ito.
Okay, ito na yung ating natahi na fitted sheet. Ayan, nakat ko na siya dito sa may corners. May edging na rin yan. Huwag muna nating lalagyan ng garter. Kasi ikakabit muna natin yung skirt niya. Okay, so turo ko naman sa inyo kung paano na po magkabit. Ito nga pala, bago pala natin ikabit, itupi muna pala natin ito. Pahiin muna natin ito. Yan. Ay, mali. Ayan. I-fold muna natin ito. Okay, ngayon, natahian ko na ito. Natahi ko na siya, na-fold ko na siya. Ayan. I-fold ng minsan. Okay, ngayon, bago natin ikakabit yung skirt niya, markahan muna natin itong fitted sheet para diretso po yung pagkabit natin, pagtahi natin ng skirt niya. Okay, so ito, may sukat po siya na, hindi po ba may sukat siya na 10 inches. Okay, so 10 inches dito. Ngayon, magsosobra tayo, magmamark tayo ng 10 and 1 half. Yan, magmamark tayo dito ng 10 and 1 half. Teka, dito. Sabi natin ito. Okay, so dito siya. Yan. Markahan natin na hanggang sa palibot, lagyan natin ng mark ng 10 and 1 half. Okay, yan. Namarkahan na natin. Okay, itabi muna natin ito. Para markahan naman natin yung pang-skirt. Okay, so ito naman yung gagamitin natin pang-skirt. Mas magandang markahan din natin ito. Lalo na pag hindi pa tayo expert sa paggagawa. Gaya ko. Hindi pa po ako sanay gumawa ng ganito. Actually, first time lang. Kaya naisipan ko na lang i-video para tutorial na rin. Okay, so lilinyahan natin ito ng 1 half inch. Okay, magmamark tayo dito ng half inch. Okay, so sana natin ang pagtatahi ng pagkakabit ng skirt. Okay, saan na ba yun? Umpisan natin ito sa may isang side ng mahaba. Isang side ng mahaba. Okay, so dito tayo mag-umpisa na magkabit kung ito yung halimbawa yung tela, fitted sheet. Dito tayo mag-umpisa na magkabit. Tapos ganyan, papunta hanggang doon. Hindi nakasama dito. Lagawin lang natin, ha? Tama yung pagkakabitan natin dahil mahirap po yung magkamali. Mahirap magtastas. So, ito na nga. Okay, yan.
Ayan yung, medyo ilagpas nyo ng konti yung nilinyahan nyo. Ano natin yung mahaba. Yung skirt. Ito naman yung ikakabit natin. Okay, yung skirt niya. Ngayon, kaya may linya siya dito para dyan yung parang ipatapat ito dulo niya. Yan, at least may tapat yung ganyan para pantay-pantay. Okay. Yan. Ngayon, gagamit tayo ng tinidor. Ito ang pang-fold natin, mas madali. Yan yung likod na part ng tinidor, nakaharap sa'yo. Pasok nyo lang na ganon. Tapos, i-fold nyo siya. Ayan. Ilagay nyo sa pinakauna pag mag-uumpisa. Ayan, at ilagay natin dito. Tapos, kung saan yung tahinin nyo, yung minarkahan naman ninyo dito, ito naman ang inyong tatahiin. Ayan, para eksakto na siya dito sa may corner ng pleated sheet. Ayan. Okay. So, ayan. Ngayon, gamitan nyo ulit ng tinidor. Kung saan yung huli, yun, ito o, yung na-fold dito, dyan yun naman itatapat yung ma-fold. Yung maitutupi, ganyan. Ayan. Sundan nyo lang yung linya na nilagay natin kanina. Ayan. Gawin nyo lang yung prosesong ito hanggang sa matapos. Tsaga-tsaga lang po talaga. Ayan, matagal-tagal po itong gawin. Ayan. Maganda pag gumagamit kayo ng tinidor para pare-pareho. Pero kung sanay din naman kayo na magtupi na walang tinidor, okay lang. Mas mabilis kung saan po kayo makakabilis. Yata yung word. Kung saan po sa tingin nyo bibilis yung paggawa nyo, pwede naman. Ito lang din ang isang magandang technique. Ayan. Para pare-pareho po yung fold niya. Okay, gawin nyo lang po to. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos. Okay, tapos na. Tulan na lang natin yung sobra. Okay. Yan, pag ganyan naman na sobra, pinutol, tahiin natin yung gilid. Tupiyan natin. Okay. Okay. Itahi ko muna dito sa huli. Okay, ngayon ito, tapos na natin na ilagay itong skirt niya. Ngayon, itatop stitch natin ito. Top stitch natin dito sa loob dito. So, ito yung pinag-umpisahan natin pinagtahian. Ito yung sa ulo na walang skirt. Tapos ito na yung sa umpisa. Itatop stitch natin dito. Yan, para mas lalong tumibay din. Dito lang sa gilid. Tahian lang.
siguraduhin nyo rin na yung nasa ilalim, hindi matatahi yung, hindi maitutupi ito, at least nakaharap ito, ayusin nyo na lang na nandito sa side na to, ito. Hindi baka mamaya nakaganon, matatahi nyo, so dapat naka, ganyan, nakaayos. Yan, tapos na natin na top stitch. Yan. Pagtapos na yan, so ito na, na top stitch na natin. Lagyan naman na natin ng garter. Ganito naman ang paglalagay ko ng garter. Isasama ko na siya sa pagtahi. Basta huwag nyo lang hayaang madaanan ng blade dito sa gilid ng garter. Habang tinatahi nyo, hatapin nyo yung garter hanggang sa kung saan yung mahahatap. Yan, tapos na po. Tapos na natin nilagay yung garter. Ngayon, papasadahan naman natin sa high speed ito para itupi na ganyan at tahiin. Ngayon, itupi na natin ito. Ganyan at tahiin. Hilain nyo na rin yung garter na ganyan para maglapat siya. Ayan. Tahiin na natin ito hanggang matapos. Ayan, tapos na po ang ating bedsheet with frilled skirt. Ayan. Okay na siya. Susubukan naman natin kung anong itsura niya pag nasa kama na. Diyan na nga po nagtatapos ang ating tutorial. Ginawan ko na rin po ng punda. Yan, para may pair siya. May video din po ako niyan kung paano gumawa po ng overlap na pillowcase. Okay, shout out po pala kay Ma'am Juvie Juven Lozano. Actually po, matagal po niyang request po ito. Yung tutorial daw po ng ganitong fitted sheet. Pasensya na po kung talagang napadalan po yung tutorial. Kasi wala po talaga akong makitang tutorial din na magbigay sana ng idea sa akin. Pero may nakita po kasi akong picture, kaya dun ko na lang pinag-aralan. Pinag-aralan ko na lang yung itsura ng bedsheet. Kaya yan, sariling sikap din ulit. Ayan. At kaya ngayon ko lang din na ituro sa inyo. Ayan. Sana nga po malinaw yung pagtaturo ko dahil first time lang din po. Okay. Maraming salamat po sa lahat na nagtsatsaga po na nanonood sa mga tutorials ko, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Sana po patuloy po ninyong subaybayan ang aking mga darating pang tutorials. Okay, sa mga bago lang po sa aking channel, please po pa-subscribe at like and share na rin po. Pa-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na vlog. Hanggang sa muli po, maraming salamat!